Makakagrasa, ito ang part 2 na video ko sa engine overhauling o transmission instruction sa XRM Antofive, makakagrasa. Okay, ito ang right side crankcase instruction, makakagrasa, about sa clutch size o sa clutch disc, clutch lining assembly, makakagrasa. Okay, makakagrasa, ito ay tungkol kung paano mag-install o i-assemble itong clutch size, makakagrasa. Okay, simulan na natin, makakagrasa. Yan. Okay, ito ang oil pump drive gear lock pin, mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang posisyon, mga kagrasa, sa oil pump drive gear lock pin, mga kagrasa. Okay, next is ito naman ang oil pump drive gear, mga kagrasa. At dito lang ito ilalagay sa ating crankshaft, mga kagrasa. Itapat lang itong oil pump drive gear sa kanyang lagayan ng pin, mga kagrasa. And then ito naman ang shifting stopper arm, mga kagrasa. And then, ito naman ang gear shift cam plate, mga kagrasa. At ito naman ang stopper plate pins, mga kagrasa. Itong maliit. At ito naman, ito ang ganyang shifting drum pins. Ah, ito naman, mga kagrasa. Ito ang gear shift spindle. And then next natin ilalagay, mga kagrasa, is ito namang drum pins washer. And then ito ang dalawang cooler, mga kagrasa. And then next ito naman ang kickstarter spring retainer, mga kagrasa. And then take note, may marking na out, dapat makaharap yan sa ibabaw, mga kagrasa. And then ito naman ang kickstarter return spring, mga kagrasa. Okay, ganito lang ang paglalagay, mga kagrasa. Dito lang natin ilalagay sa ating kickstarter spindle. First, itong isang maliit na cooler, mga kagrasa, ang ating unahan sa paglalagay. And then next, ito naman ang kickstarter spring retainer, mga kagrasa. Itong marking na may marking na out is dapat yan makikita o nakaharap yan sa ibabaw, mga kagrasa. Okay, ganito lang ang pag-assemble, mga kagrasa. Okay, ganyan lang, mga kagrasa. Sundan nyo lang, mga kagrasa. Then ilalagay lang natin ito sa ating kickstarter spindle. Then ilalagay itong isang cooler, mga kagrasa. Then ikutin lang bagya sa magitan ng paggamit ng flat screwdriver, mga kagrasa. Okay, sa clutch installation naman tayo, mga kagrasa. Okay, ito ang clutch outer housing. Dito lang ilalagay itong clutch pressure plate, mga kagrasa. Okay, ito ang clutch pressure plate. Then next, ito namang clutch disc, mga kagrasa. Apat itong clutch disc, mga kagrasa. Then next naman, ito naman ang clutch plate, mga kagrasa. Tatlo itong clutch plate, mga kagrasa. Alternate ng paglagay, mga kagrasa. Clutch disc, tapos clutch plate naman, mga kagrasa. Clutch disc naman, tapos clutch plate, mga kagrasa. Okay, alternate ang paglagay, mga kagrasa. Then tapos, ito naman ang clutch pressure plate, mga kagrasa. Okay, ang next naman, mga kagrasa, is ito namang anim na clutch pressure spring. Then tapos naman, mga kagrasa, ilalagay na itong clutch lifter plate, mga kagrasa. Ito naman ang tatlong lifter bolts. Tapos higpitan lang ito, mga kagrasa, is dahan-dahan lang, alternate, mga kagrasa, ang paghigpit. Sabayin lang, mga kagrasa, sa paghigpit itong tatlong bolts, mga kagrasa, ng ating clutch lifter plate. Okay, ganun lang ang paghigpit ng ating clutch lifter plate, mga kagrasa, sa ating bolt. Then next naman natin ilagay, mga kagrasa, is ito naman ang cooler. Okay, itong clutch outer washer, mga kagrasa, ilalagay lang dyan sa gitna ng ating clutch outer housing, mga kagrasa. Okay, dyan lang ilalagay ang ating clutch outer washer. E kasi pag malimutan ito, mga kagrasa, is magkaroon ng malfunction ang foot clutch natin, mga kagrasa.
Okay? Na intindihan mga kagrasa, magkaroon ng malfunction pag hindi ito mailalagay sa gitna mga kagrasa. Okay, ito ang clutch outer washer position mga kagrasa. Then next, ito naman ang clutch outer guide mga kagrasa. Dito lang natin ito ilalagay mga kagrasa. And then ito naman ang 1 week clutch assembly mga kagrasa. Then itong malaki na parang bell is ito naman ang primary clutch outer mga kagrasa. And then ito naman ang clutch switch assembly mga kagrasa. Okay, dito lang yan ilalagay sa ating primary clutch assembly o sa ating 1 week clutch assembly mga kagrasa. Okay, ilalagay natin itong kagrasa. Okay, kailangan itong dalawang gear mga kagrasa, itong spare memory drive ito, sa itong secondary mga kagrasa is kailangan magkatapatan ito mga kagrasa para hindi siya masisira sa paghigpit ng ating lock nut sa ating primary clutch sa ating secondary clutch assembly mga kagrasa. Okay, siguraduhin magtapatan ng dalawang gear mga kagrasa. And then ito naman ang primary clutch lock nut mga kagrasa, itong malaki. And then ito naman ang secondary lock nut washer mga kagrasa. Note, ito namang washer na ito na may marking na out is ito ang primary lock nut washer mga kagrasa. And then ito ng maliit is ito ang primary clutch washer mga kagrasa. And then ito naman ang lock washer sa ating lock nut sa primary clutch mga kagrasa. Okay, paalala mga kagrasa is dapat magkatapatan itong dalawang gear mga kagrasa sa primary clutch sa itong secondary clutch mga kagrasa para hindi masisira sa paghigpit natin sa dalawang lock nut mga kagrasa. And then ito naman ang lock washer tab mga kagrasa. Huwag kalimutan na i-lock ito mga kagrasa. Okay, yan lang mga kagrasa ang gagawin. Huwag kalimutan i-lock mga kagrasa. Then ito naman ang oil centrifugal filter cover gasket mga kagrasa. Then ito naman mga kagrasa, ito ang oil centrifugal filter cover. Okay, itong tatlong bolts mga kagrasa na ilagay natin is 5mm ito mga kagrasa, screw bolt. And then ito ang dalawang right side crankcase dowel pin mga kagrasa. And then ito naman mga kagrasa, ito ang oil orifice mga kagrasa. Itong maliit na butas mga kagrasa is daanan ito ng oil. Okay, ito ang kanyang posisyon mga kagrasa. Okay, next naman mga kagrasa is ito naman ang clutch lifter bearing. Din tapos ilalagay natin itong clutch lifter complete mga kagrasa. Din itong clutch lifter complete spring mga kagrasa is dito lang ito ilalagay mga kagrasa. Okay, din next naman mga kagrasa is ito naman ang clutch lifter ball mga kagrasa. And then ito naman mga kagrasa, ito ang clutch brake lever. Take note itong point mark nito mga kagrasa is dapat ito magkatapatan sa ating marking sa ating dito. Shifting spindle mga kagrasa ito. Dapat magkatapatan itong dalawang marking mga kagrasa para hindi magkakaroon ng malfunction sa foot clutch natin mga kagrasa. Yeah. Okay, yan ang kanyang posisyon mga kagrasa. At ito naman ang clutch brake shoe mga kagrasa. At ang kanyang service limit is 2.5 mm mga kagrasa. Then ito naman ang right side crankcase gasket. Okay, ang next natin ilagay mga kagrasa is walang iba kundi ito namang right side crankcase cover mga kagrasa. Okay, sa paghigpit ng mga bolts is apply criss-cross pattern para hindi mabiltikal ang mga bolts mga kagrasa.
Okay, dito naman tayo kung paano i-adjust ang clutch natin mga kagrasa. Okay, palawagan lang ang lock nut mga kagrasa. Then, ikutin mo lang pakanan ang clutch adjuster mga kagrasa. Then, pagkatapos na feel mo na na full na naikot mga kagrasa ang ating clutch adjuster is ibabalik mo ng bahagya ng about 1/8 turn mga kagrasa. Then, tapos saka mo higpitan itong lock nut ng ating adjuster mga kagrasa. Okay, ganun lang ang pag-adjust natin sa ating clutch mga kagrasa. Gamit lang ng 14mm na back wrench at ang itong flat screwdriver mga kagrasa. Okay, sa paghigpit ng lock nut is siguraduhin na kastidi itong ating clutch adjuster mga kagrasa. Okay, maraming salamat sa inyong panonood mga kagrasa at pagpatuloy ko itong engine overhauling mga kagrasa sa ating part 3 about sa piston and piston ring installation mga kagrasa. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat mga kagrasa.